May 11 bagong kaso ng mga Pilipino abroad na tinamaan ng COVID-19. Yan po ang kinumpirmar mismo kang Department of Foreign Affairs. Uminabot na sa 14,812 ang kaso ng mga Pilipino sa abroad na tinamaan ng COVID-19 sigun sa ahensya. 4,489 na ang nagpaparahay pasundungo niyan, as in nasa 9,309 naman ang nakarecover na. Mantang 1,014 naman ang bilang kan mga binawian in buhay. 87 ang mga nasyong pigbabantayan kan DFA ngunyan kung sa'yin naitala ang mga kaso ng Pinoy na may COVID-19. Naitalaman ang pinakahalangkaw na kaso sa Middle East na may 8,131 na kaso. Sinundan kan Europa na nagkaigwaning 2,935 na kaso, as in Asia-Pacific region na nagkaigwa naman ng 2,874 na kaso, as in pinakababa na naitala na bilang kan mga Pilipinong nagka-COVID-19 sa Amerika na uminabot sa 872 na kaso. Sarong Albayano, overseas Filipino worker sa United Arab Emirates ang nagpositibo as in nakarecover sa COVID-19. Paano niya pighampang ang mga angat na ini? Aramon ta sa storyang hatod ni Mitch Villanueva. Nasa isolation room na pagsadiri kan pigdatrabahuhang fast food chain sa Dubai United Arab Emirates ang 28-anyos na si Wilson Bilaro, overseas Filipino worker, Hale, Tabaco City, Albay. Matapos kaya na makamate ni pirang sintomas, nagluwas na positibo siya sa COVID-19. Nung February 6 ng gabi, biglang sumakit yung lalamunan ko. And sinabi ko naman sa manager ko, nasabi ko, ma'am, medyo masakit yung lalamunan ko. Tapos sabi nga nila, hala, baka COVID yan. Kinabukasan, February 7, hindi ko na nakaya po pumasok ng trabaho kasi talagang sobrang sakit ng lalamunan ko and nagkaroon na rin po ako ng konting sipon tapos konting ubo. Pero hindi naman talaga malala yung sipon. As in, konti lang talaga, tapos yung ubo, wala naman siyang lumalabas na plema. Umuubo-ubo lang ako ng konti. Tapos hindi rin ako nagka-lagnat. Pero yung panlasa ko, parang pumait siya, tapos sumina rin yung pang-amoy ko. Tapos, yun nga po, umuwi ako, tapos pinag-take nila ako ng another extension ng sick leave ko, tapos pinagpa-swab test nila ako. Nagpa-swab test po ako February 12. Tapos February 13 po, yun na, na-receive ko po yung result, 5 a.m. February 13. Tapos nabasa ko po agad yung positive po ako. Maski aram niya na makusugan sa iyang resistensya, takot ang primerong namatian ni Bilaro kan maaraman ang resulta kan test. Apwera sa personal na salud, asin kan kamugtakan niya sa isolation room, pigiisip man ni Bilaro ang posibilidad kun may naulakitan siya kan virus urug nasa sa iyang mga katrabaho asin pamilya na nasa Dubai man. Isa pa pong bagay na nagpahirap po sa akin sa kalagayang ito is yung bang inisip ko po kasi na nagpunta po ako sa kapatid ko nung time na yun, nung masama na yung pakiramdam ko, kasi sabi ko baka mahawa ko yung kapatid ko kasi may kapatid pa po ako ditong isa. So awa ko ng Diyos, pinag-observe ko po siya. Sabi ko, tingnan mo yung sarili mo kung may maramdaman ka. So far, wala naman po, ilang araw na yung lumipas. Wala naman po siyang naramdaman. Kaya pasalamat pa rin po ako sa Diyos na wala pong nahawa na iba. Pigkargo, kan kumpanya ni Bilaro ang pang-urual daw na pangangaipo sa isolation room. Ang sa iyang pagkakan, pigsasaabit na sana sa pintuan kan sa iyang kwarto. Regular man ang pagmangno kan Dubai Healthcare Authority sa kamugtakan ni Bilaro. Huli tanawara man tulos ang pirang sintomas ni Bilaro, pigkonsiderar siyang asymptomatic. Asin makalihis nin onseng aldaw sa isolation room, nagluwas na ang sa iyang release order. Okay. Hindi naman daw po malala yung kalagayan ko, kaya hindi na po ako dinala sa hospital or sa facility po ng Dubai Healthcare Authority. Pang 11 days ko na po dito sa isolation room, and kahapon po na-receive ko na yung release paper galing sa DHA na pwede na po ako lumabas ng isolation room. Sa ngayon po, inaantay ko na lang po yung advice ng training manager namin kung kailan po ako papabalikin sa trabaho. Pero
Sabi po ng area manager ko, magpahinga lang daw po muna and tapusin ko po yung 14 days. Sarusa na si Bilaro sa mga OFW na pigtamaan kan COVID-19 virus mantang nagtatrabaho harayo sa pamilya. Sigun sa iya, bako karaw-karaw ang helang. Abiso niya sa mga daimalikayan na magluwaskan sa indang mga harong para maghanap buhay, magdoble ingat. Para sa Bicol.ph, Mitch Villanueva. Like na po ni Don sa muyang Facebook page para sa mga update istorya as in informasyon manungod sa Kabikolan. As in, syempre, follow and share naman ini. Subscribe to our YouTube channel.